last a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. I am secure, I said, I will never be shaken. Verse 7, Lord, when you favored me, you made my royal mountain stand firm, but when you hid your face, I was dismayed. Verse 9, what is gain if I am silenced, if I go down to the pit? Will the dust praise you? Will it proclaim your faithfulness? Hear, Lord, and be merciful to me. Lord, be my help. Verse 11, you turned my wailing into the dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy. Verse 12, sabay-sabay po tayo. That my heart may sing your praises and not be silent. Lord my God, I will praise you forever. To God be the glory. Amen. Yun, dadako na po tayo sa ating tithes and offering. Makakapo muna po tayo. Inyayawa na po si Sister Cosette. Philippians 4:19, may God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Napakasarap magbigay sa Panginoon. Amen po ba? Babalik po ito ng siksik, liklik at umaabaw. Totoo yan! Sa mga taong hindi ko nagbigay, i-bless din niyo po sila.
hard time, O God, maibabalik ko nila ang naralakad sa inyong Panginoon. Maraming salamat po at samahan niyo po kami sa maghapong ito, Panginoon, at mamapoy mag-bless ka namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Congregational prayer at tawagan mo po si Chairman Romay. Makakaupo muna po tayo. Good morning po sa lahat. Balik mic na. Hello, mic test, mic test. Ngayon po, dadako lang tayo sa ating congregational prayers. Dito po ay sabay-sabay natin pinapanalangin yung mga prayer concerns ng ating mga kapatid. Di po ba talagang pagka may mga prayer concerns ka, mas maganda yung marami tayong nagsasabay ng magdalangin para sa isa't isa. Kasi mas lalo tayo natitinig ng Panginoon. Mas lalo lumalakas yung paghiling saan natin sa Kanya. So, meron kaming mga prayer meetings din na ginagawa tuwing Tuesday sa IC. So lahat po ay welcome. So kung may time kayo, susundin namin kayo. Sabi lang kayo, katulad sa mga number kanina, Pinos. So may libre pagkain din doon. Kaya masaya. At bonding din sa mga brothers and sisters. At meron din kaming prayer meeting sa International City. Kaya lang ngayon, Ramadan, medyo pero after Ramadan siguro, baka outside muna yung mga prayer meetings namin. And then, one success story, kasi nagkaroon ng prayer meeting sa Alwarca, sa mga sisters, no? Congratulations sa inyo lahat. Talagang nakakatuwa. Talagang ginagamit na kayo ng Panginoon. Talagang si Jesus, lagi siya nandyan para sa inyong lahat at para sa ating lahat. Kaya, ito, sisimulan ko na yung mga prayer concerns natin. Pero bago lahat, gusto ko lang magbasa ng isang verse na matatagpuan siya sa Mark chapter 10, verse 46 to 52. So, verse 46. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples together, which a large crowd were leaving the city. A blind man named Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. Verse 47. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, son of David, have mercy on me." And verse 48. Many rebuked him and called him to be quiet. But he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." And verse 49, Jesus stopped and said, "Call him." So they called on the blind man, "Cheer up, on your feet, he's calling you." And verse 50, throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Verse 51, "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." And verse 52. Jesus said, "Go. Your faith has healed you." Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. So talagang napakagandang verse. Kasi dito pinakikita na walang imposible. Basta may faith lang tayo. And ipakita natin yung faith natin kay God na talagang mas stronger. At kung may mga concern tayo, i-shout natin sa Kanya. Katulad nung bulag na talagang sinyout niya kung ano yung gusto niya. And really, si Jesus nandiyan siya para i-answer yung mga concern natin. Wala siya, nandiyan siya para pagsilbihan tayo. Nandiyan siya para mahalin tayo. So, huwag kayong ma-hesitate, huwag kayong hiya regarding to sa mga pinagdadaanan nyo,